Pinag-iingat ng grupong Equest Coalition ang mga magulang sa pagbili ng school supplies para sa mga anak. Ang ilang gamit kasing ibinebenta sa ilang palengke sa Metro Manila, nakitaan daw ng mataas na content ng lead at cadmium na may masamang epekto sa kalusugan. Makibalita tayo kay Katrina Son. Si Lovely Vicente, may limang anak na papasok sa eskwelahan ngayong Hunyo. Nasa 5,000 daw ang budget niya sa limang anak, kaya para magkasya sa divisorya siya namili. Ngunit kahit dito raw sa divisorya, mataas pa rin ang presyo ng school supplies. Hindi ko nga po maintindihan, ma'am, eh, kasi nagtaasan yung bilihin, eh, kaya nalilito ako. Sa bag pa lang, ang laki ng tinaas. Bukod sa presyo, isa-isa rin niyang chinecheck ang mga bibilhin. Sinisigurong matibay ang mga binibiling gamit at safe para sa mga anak niya. Inaamoy ko, pag amoy goma, hindi ko po kinukuha. Tapos hanggat yung mga importante-importanting bagay na nabaw lagi nilang nawakan yung mga gunting. Kasi baka mamaya sabi nga nakakalason. Siyempre natatakot din po ako, nakamura nga po ako. Papadoktor naman ako. Dapat nga raw maging maingat sa pagpili ng gamit ng bata ayon sa EcoWaste. Sa kanilang testing sa mga nabiling school supplies sa mga palengke sa Metro Manila, lumabas na mula sa 86 samples, 34 sa mga ito ay may mataas na lead at cadmium content. Nasa kategorya ng World Health Organization ang lead at cadmium bilang 10 chemicals of concern, no? Public health concern. Kaya talagang globally may kampanya na para alisin ito, lalong-lalo na kung mga produktong pambata. Ang lead ay isang neurotoxin, pangunahing inaatake nito yung utak. Cadmium naman ay isang carcinogenic, so nakaka-cancer ito. Karamihan daw sa naitalang may matataas na cadmium at lead galing sa mga makukulay na gamit tulad ng bags, mga napinturahang pang-ipit ng buhok, raincoats at tumblers. Bukod nga sa mga bags na ito, ano, nakita din ng EcoWaste Coalition sa mga pampublikong palengke dito sa Metro Manila ang mga watercolor na ito. Yung mga watercolor daw na ito ay binan na sa merkado 3 years na ang nakakaraan dahil sa napakataas na lead content ng mga ito. Kasama rin dyan yung ganitong klaseng mga pangkulay, ngunit hanggang sa ngayon ay ibinebenta pa rin daw ito sa merkado. Napakahaba ng oras nila sa paaralan. Dala-dala nila ito, hawak-hawak, katabi nila ito, napakataas ang tsansa na sila ay ma-expose. At dahil nakamamatay, nararapat lang daw nakilatisin mabuti ng mga bumibili. Iwasan ng masyadong makulay at ginagamitan ng pintura. Hindi po masyadong makukulay yung ano nang binibili. Sinasabi sa TV na kailangan, iwasan daw yung mga makukulay para doon sa mga bata, sa kalusugan din nila. Hindi ako bumibili dito sa ano, sa pandayan kami. Doon kami nakaka-short, mami. Maging ang mga tindahan, sinisiguro raw na safe ang kanilang mga school supplies. Ay, kung delikado sa bata, ba't tayo kukuha ng ganun? Kawawa naman kami. Hindi ko kami naglalatag ng walang natoxin, ma'am. Baka mamaya yung amoy nung ano, yung pintura din sa bag, maamoy ng mga estudyante, magkaroon pa sila ng komplikasyon. Katrina Son, GMA News.